mostly talaga ang pinakakailangan ng AoE ng Ranger is Dex. Ipapakita ko sa inyo yung isang mini clip ko kung ano yung difference niya. Ito yung sa Arik Place tsaka Marksman Team. Hello guys, welcome back again to my video. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano pataasin yung damage ng Ranger, yung 1v1 build at saka yung AoE. Kasi mostly ng Ranger ngayon is 1v1 build. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga accessories, set, tapos yung difference nila. Ngayon susubukan muna natin yung damage dito sa Giant kasi level 95 to, itong Ranger is level 96 na Master. Then ayan, ito yung set niya, cruiser set yan na clean. Then Lusaka Crystal Bow na clean din para at least sa mga wala pang awakes na server dyan. Ayan. Kung susubukan muna natin guys, yung AoE ng Ranger, itong flame arrow. Then, ayan. Ang gagamitin muna nating accessories is yung Arik Ring, tapos itong Demon Earring plus 18 kasi ito kasing Garnet Ring guys, galing to sa Valentine's event. Ito namang Marksman Earring is version 15 accessories. Ito lang kasi yung available natin. Yan. Kapag ito ang gamit nyo, Arik Ring na plus 18 tsaka Demol Earring plus 18, check natin yung pinaka damage. Ano sila? 1.6k yan. Kapag ang ano naman, ito naman gagamitin natin, itong Garnet Ring. Ay, naging 4,000 yung damage niya. Kaya mostly guys, ng accessories na pinapabuild ko is itong Garnet Ring at saka Marksman Earring. Bakit Marksman Earring? Ito guys, papakita ko naman sa inyo. Yan. Itong Demon Earring at saka Garnet Ring ang i-pair natin pag partnerin natin. Naging 3.8k na lang yung damage nung, ayan, 3.7k na lang naging damage nung AoE niya. Then kapag ano naman, subukan natin itong Arik tsaka Marksman. Makikita nyo dito guys sa character stats, ang taas ng bigay ng ano, alisin na natin. Ang taas ng bigay ng ito yung sa demo. Naging 3.2k yung damage niya, yung base attack niya. Then subukan natin kapag Marksman. Naging ayun guys, so makikita nyo 3.6k, almost 400 yung difference niya. Pero guys, papatong yan yung attack na yan kapag meron na kayong pierce sa mismong suit, tapos syempre kung upgraded pa yung weapon niya. Pero ngayon guys, papakita ko naman sa inyo kung paano pataasin yung AoE. Ito guys is
Kasi mapapansin nyo dito, ang taas ng damage ng Ari. Ayan. Ang taas ay ng Garnet Ring. Pero mostly talaga ang pinakailangan ng AoE ng Ranger is Dex. Ipapakita ko sa inyo yung isang mini clip ko kung ano yung difference niya. Ito yung sa Arik guys, tsaka Marksman Eri. Kapag naka-garnet, syempre ang taas ng bigay na additional damage. Naging 2k lang siya. Ang laki talagang tulong nitong garnet ring. Subukan naman natin guys. Ayan yung build ng accessories. Ito muna. Itong mga normal accessories. Itong basic accessories. Pakita naman natin sa 1v1. Umabot siya ng 11k. 14k. Ito naman yung accessories na try naman natin. Itong mix accessories. Itong garnet ring. Smart. Ayun, umabot siya ng 17k, 26k, 24k yung pinakamataas niya, 25. Kapag Demon Earring naman ang palit natin guys, check naman natin. Ayun guys, 24k yung pinakamataas na ano niya, damage niya. Pero ang maganda talaga is itong Marksman Earring. Kasi nakita nyo kanina, 27k yung pinaka ano niya, yung pinakamataas na damage na sa every hit niya sa Giant. Tapos syempre guys, well, ito kasi guys, ginawa ko clean. Ito guys, susubukan naman natin yung ICD. Kasi mostly ng server ngayon is meron ng Awakes. Ito guys, merong Awakes, tapos merong Fuse, pero hindi naman siya upgraded. Yan. Kasi ito clean. Ito naman yung merong Awakes. Meron siyang Awakes. Yan. Yung Awakes niya is Dex plus 22. Then yung Fuse niya is ICD. Yan. Kaya gamitin natin yung Mix Accessories. Yan. Tingnan natin kung ilan yung naka-total damage. Guys, kita nyo nung nagdagdag tayo ng ICD, ayan, umabot na ng 28k, 29k yung pinakamataas. Ayan guys, makikita nyo ang laking tulong ng ICD. Pero dito naman sa guys, ito ipapakita ko naman sa inyo yung difference ng Baruna weapon at saka ng Ancient weapon na 10v10 na electric card, tapos yung Baruna weapon na plus 20. Makikita nyo sa side ng sa side nitong Baruna, kahit gaano kataas yung damage base attack nyo, kung mababa yung dex, mababa pa rin yung AoE nyo. Yan. Ayun guys, yung dito naman sa Electric Arnabo, ang pinagkaiba nila, ang baba ng base attack niya pero ang taas ng dex. Ayan, makikita nyo yung damage. Still, mas mataas siya dun sa Baruna na plus 20. Ang pinakamaganda kasi dyan guys,
yung Baruna bow is good for 1v1. Ang ano naman, ang electric card arm bow is good for PvE. For boss hunting, ang laking tulong ng electric card arm na bow. Yung Baruna weapon naman guys, still useful pa rin. Kasi meron siyang, mas mataas siya ng 3 beses sa ancient bow or sa ancient weapon. Kaya sa mga ano dyan, ranger dyan, sana makatulong yung video na to. Guys, pinaka-suggested ko lang talaga para sa mga ranger dyan. Itong basic accessories pa rin is still useful para sa inyo. Kung hindi nyo kaya, hindi nyo afford or di pa kayang bilhin yung ganito or gumawa kayo ng ganitong accessories, still useful pa rin tong yung basic accessories na yan. Kasi kung ito naka 40% or 28%, basta merong pierce ng lightning card, still ang taas pa rin ang damage ng ranger. Kasi ito guys, pinakita ko sa inyo, walang awakes. Tapos yung difference ng meron pang awakes. Tapos ito guys, walang mask. Yan, clean lang yung fashion. Tsaka hindi tayo nag-bubs kanina. Ang laking tulong pa rin nun para sa ranger. Sa accessories pa lang guys, panalo na kayo. Ayan. Kung ganyan accessories, build nyo sa ranger nyo. Napaka useful. Ayun guys, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And thanks for watching.